Huwag na natin susunugin, gamin din naman kakakalasing din. Birthday ng kuya ko, kaso wala siyang handa. Pero sabi namin, lulusob kami. Pero magdadala kami ng alak. At naidaos naman, salamat sa ating mga sponsors. Ito yung pasimuno yung dalawa kong ate na malulusog. Ito yung si kuya kong buntis ang may birthday. Ito naman yung sakong kuya yung panganay namin. Sumunod din yung mga mababait naming mga bayaw. Sa inuman dapat huwag ka mag-focus sa alak. Mag-focus ka sa pulutan. Kainin mo ng kainin yung pulutan para mapusog ka. Siyempre, tinapat ko sa harapan ko yung seafood. Tapos inubos ko din pati yung mga cornic. Sakit daw sa lalamunan to kapag nagsuka ka. Susuka kayo? Tinimpla na nga nila yung pang-apat na bote. Tapos yung sumunod, ako nang tumimpla. Siyempre, kung merong Miss Gin Bilog, meron din namang Mr. Gin Bilog. Kung ang panghalo ni Gin Bilog ay iba't ibang flavor ng powder juice, kami naman ay laging pineapple juice in can. Tapos wala nang sunog-sunog para lasing kung lasing. Mga mahihinang nilalang lang yung mga nagsusunog ng gin. Sa buhay, may iba't ibang klase ng kainuman. Merong hindi nagsasalita. Meron namang parang call agent na hindi nauubusan ng kausap. Meron ding mga hindi umiinom pero andyan lang sa tabi na mumulutan. At syempre may mga marites din. At meron ding pakyut lang. Pinakamasarap ka inuman yung mga kapatid. Kasi kahit malasing ka, hindi ka pababayaan ng mga yan. Iba pa rin yung banding kapag pamilyang kasama. Tinimpla na nga ni ate yung panglimang gin. Grabe, ang bilis lang ng mga tagay namin. Agad nakalimang bote kami. Ginawa ba naman literal na juice yung iniinom namin? Sa wakas, natapos na rin kami. Siyempre, magliligpit kami kasi nakakaya naman. Ginulo namin yung may birthday na wala namang balak magpainom. Pero nagkukulitan pa tong mga to kung kanino yung huling tagay. Sa akin din naman napunta. Okay guys, so yan